Hello guys, so for today's content, so gagawa tayo ng floor plan gamit ng AutoCAD 2016. So basic tutorial lang po ito. So once ma-open natin yung AutoCAD 2016 application, so ito yung mag-pop sa screen natin. So start muna tayo. So zoom out lang natin para makita natin yung X and Y access ng application. So sa akin, once na gumagawa ko ng aking floor plan, so in-off ko itong grid line para ma-linis siya tingnan. So ayan. So basic lang ang gagawin natin. So una is, ayusin natin yung ating layer properties. So click lang natin siya. So ito yung basic, yung default natin. So mag-add muna tayo ng para sa door natin. Then, lagyan natin ng color. Click lang natin ito yung color natin. So, halimbawa, ito yung gagamitin natin is magenta. Then, add ulit tayo. Then, para sa window. Then, color natin is yellow. Halimbawa lang. Then, another layer, which is sa blocks. Blocks. Color naman natin is halimbawa is green. So, ayan. So, yung default natin, ito na yung sa wall natin. So, i-assist naman natin siya. So, dahil basic tutorial naman ito, so, ito lang muna yung apat na layer na gagamitin natin. So, ayan. Start tayo sa layer natin. So, halimbawa ang ating dimension ng gagawin natin ng floor plan is 6x8. So, nakailan tayo dito sa ating AutoCAD. So, line or click natin ito yung line function. Then, halimbawa, kahit saan tayo dito mag-start, pwede dyan, pwede dito, line ulit, pwede dito, or halimbawa, ang line natin is mag-start sa origin ng X and Y axis. So, itatype lang natin yung 0, gamma, 0, then enter. So, ayan. So, sa mismo origin siya ng ating X and Y axis ng ating AutoCAD application. Then, para makagawa tayo ng floor plan na naka-straight line, so, i-on natin yung tinatawag na ortho mode. So, ayan. F8 or ortho mode. Click lang natin ito. So, ayan. So, kung titingnan natin, so, tuloy siya, horizontal line mo siya or naka-vertical. So, naka-automatic siya. So, halimbawa, mayroon tayo ditong 8 meters. So, isum out lang natin siya. Then, 6 meters. 8 meters ulit. So, para masara natin siya, pwede natin siyang i-direct dito dahil nakauna naman ang ating snap or i-type natin yung C or yung cross. So, gumagal na lang yung cross na K is kung saan tayo nag-start doon siya mag-i-add. So, ayan. Okay na siya. So, halimbawa, mayroon tayong dalawang kwarto. Dito at saka dito. So, gawa tayo ng line. So, i-offset natin dito. Halimbawa, offset or O and enter. Halimbawa, mayroon tayo dito 3.5. Papunta dito is 3.5. So, ayan, 3.5 siya papunta dito. Then, offset ulit. So, halimbawa, papunta dito naman. Dito is 3.3. So, click lang natin to. So, ayan, automatic na siya. Then, offset natin ulit. Then, input the distance, which is 3,000 from here to here, then enter. Offset natin ulit yung 1.8. So, specify lang natin yung distance and enter. So, halin ito ulit yung ating E. Offset, so ayan. So, okay na siya. Next is magti-trim tayo ng mga hindi kasama sa line. So, input lang natin yung TR or trim and hit
enter. So, tanggalin natin to password. TR, trim, enter, and enter muna natin para ma-select natin itong buong nagawa natin. So, enter. So, next is i-click naman natin yung mga tatanggalin natin. So, ito, tanggalin natin. Ito, 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 at saka. So, yan yung kalalabasan niya. So, ito yung ating master bedroom. Bedroom 2. Ito naman yung common toilet. At dito yung living area natin, dining area, and kitchen. So, next na gawin natin is gagawa tayo ng wall. So, yung perimeter natin sa labas is halimbawa is 6 inches na hollow blocks ang gagamitin natin. So, i-offset natin siya ng offset ng 75. So, para 150 siya. So, offset natin pataas, baba, left, right, left, and right, up, and down. Then, skip lang natin siya din. Offset left. Then, ito naman ang gagawa natin ng wall properties niya. So, 50 dahil 100mm ang gagamitin natin na hollow blocks. Then, enter. So, down. Up. Up and down. Left and right. Left and right. Up and down. So, okay na siya. Next is tatanggalin naman natin yung mga lines. So, i-click lang natin siya. Ito. 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 At saka ito. Then, na yung na-highlight na natin is pindutin lang natin yung del key. So, delete. So, ayan. Okay na siya. Next is para mayos natin to, so gamitin naman natin ang function or key is yung fill natin. So input lang natin yung F, type F and enter. So ito yung fill function. So ang purpose nito is mag-intersect lang siya. Then enter ulit para gumana ulit yung function na pinapagana natin sa application nito. Enter ulit. So ayan the enter, first, second, enter ulit, first, second, enter, first, second, enter, first, second, enter ulit natin, first, second. Ito pa, enter, first, second, enter ulit, first, second, enter ulit, first, second, enter, second. Then, tatanggalin naman natin yung mga sobrang line. So, titrim natin ulit siya. So, TR, enter. So, para ma-select all natin siya, enter lang natin. Then, kiklik na natin yung mga tatanggalin natin. So, ito, 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 ito. So, okay na siya. So, ito na yung mukha ng ating floor plan. So, hindi pa siya tapos. So, next na gagawin natin is gagawa na tayo ng kanyang door. So, ayan. So, mag-line lang tayo. Line or L. Enter. So, 150. 50. 150. Ayan. Close lang natin. Then, halimbawa yung pinto natin is 1,000 or 1 meter. So, ayan. Yung copy lang natin ito. CO. And enter. Yung display natin ito, dali natin dito. Then, enter. Next, tanggalin na natin ito. Delete ka natin yan. And, gawa tayo ng circle. Ito. Dito. Then, line L. So, ayan.
offset na natin niya ng 50. So ito offset natin. Then gawa tayo ng line ulit. Ito dito at ititrim na natin ito. Trim ito saka ito. Then enter. So click na natin yung boomerang natin. So meron na tayong pinto. So i-mirror na lang natin siya. I-highlight muna natin ito. Then mirror, enter, click natin. So sa natin i-mirror siya. So halimbawa dito, click natin, then enter. So mayroon na tayong pinto. Then ito yung pinto natin, ang blank natin ito, babakan natin. Next is pinto dito. So gawa ulit tayo. Sa interior na door natin na gagamitin is 100 lang, dahil 100 lang yung wall thickness ng interior partition. Next, 50, 100 ang gusto. So, halimbawa is 900 lang yung kanyang pinto. Then, copy lang natin to sa loob. Dito, dito. So, ayan. Tanggalin lang natin ito. Delete lang. Then, circle ulit. So, ayan. Line. Then, offset natin siya ng 50. Then, line ulit. At, itrim na natin. So, tear or trim. So, ito yung mga line na matatamaan niya. So, and enter. So, ayan. So, gawa lang tayo ng kanyang mirror. So, click lang natin siya. Enter. Asset. MIR. Mirror. So, enter. Select natin yung object. Enter. Click tayo ng list 20 or reference. So, dito tayo mag-mirror sa baba or dito sa kabila. So, dahil dito tayo mag-mirror. Ito na lang gagamitin natin. And yes. So, isang pinto na lang para sa CR. So, 50, and, yeah. So, halimbawa, maliit na pinto. Ayan, okay na yun siya, 700. Click lang natin ito, copy or C. Base print natin dito. So, ayan. Then, circle ulit. Dito, yan, mag-line lang tayo, then offset natin siya ng 50. So, yan, line ulit. So, ayan, medyo mabilis na tayo. Next, trim lang natin yung, yan, TR. Yan, and enter ulit. So, yan. So, complete na tayo sa pinto. Next naman natin is, gagawa tayo ng window. So, line. So, halimbawa, ang window natin is 120 lang. Oh, sorry. Sorry, delete lang natin ito. 120 or 122. So, 150. 12. So, ito yung ating maging mukha lang. Bintana natin din, then bintana sa 600 ganun na. So ayan, so kompleto na tayo sa pinto at sa bintana. So next is ilalagay na natin siya. So, ito yung window natin. Then, copy lang natin. CO. Enter. Respect natin. So, ito. Lagyan natin siya dito. So, enter. So, imablang natin siya. Click lang natin. Move. So, kahit saan tayo imablang yun ang ating display. So, gumagana kasi ang ating auto mode. So, ayan. Bawa. Dito na lang natin inalit niya. So, ayan. Then,
pinto sa kwarto. So dito at saka dito, so rotate natin ito. Click muna natin i-highlight. Then once ma-highlight na natin, ito yung rotate, click lang natin. Then yung biscuit natin, halimbawa dito. Dahil gumagana ang ating ultimate, so depende kung saan nyo gustong ilag. Discard yung pagkaragyan ng pinto. So dahil dito is ganito yung dapat na mangyari. So ganito dapat yung kalalabas sa pagkaragyan. Click lang natin dito. Copy or CO. Enter. Disprint niya ito. Then nakilag natin siya dito. So ayan. Okay na siya. So lagyan din natin ang pinto dito sa kabila. So i-highlight lang natin ito. And then mirror, in eye or mirror, enter. So ang magiging reference natin, so dito click lang natin ito, then so ayan, nakikita na natin, click lang natin ulit and enter. So ayan, okay na siya. And sa CR ito is i-move lang natin, so highlight lang natin move or M, enter. Biscuit natin ito. So, dito. Oh, sorry guys. Introduce lang natin. Ayan. 150 at ang nalagay ko dito. Oh, sorry na. So, offset lang natin. Dapat siya is 100. So, dito lang dapat siya. Then, fill in na lang natin para mabilis. Turn na lang natin ito. Medyo ayan, okay na siya. Then move lang natin dito. So ayan, so okay na siya guys. So, ito kailangan din natin mag-rotate ng isa pa para dito. Kailangan din itong mirror. Mirror. Rotate na lang pala natin ito. Pupunta pala. Counter pala pa. So, okay. Sumunod na lang natin ito. So, ayan. So, okay na siya. So, nalagyan natin lahat ng pinto. So, tanggalin na natin ito, guys. So, ayan. Next is, maglagyan na naman tayo ng dinding. So, nahin mo natin sa CR. Click lang natin ito. Dahil wala siyang kasama. Walang ibang paglalagyan. Isa lang din. So, i-move na lang natin. M. Enter. So, ang display natin is dito. So, dahil may preferensya sa middling. Okay. Hindi siya nga tumatama. So, i-move lang natin. Ayan. So, ito. Copy. CO. So, ayan. Dito na lang tayo mag-disk. So, ayan. Click lang natin yung list na. Click M, move. Dali lang natin siya kung saan natin gusto ilagay. Kung dito, copy tayo dito, CO. Then, lagyan natin dito. Ito, i-rotate natin. Ayan. Copy. So, move lang natin guys. Ayan. Isa-isa lang natin. So, kanyan siya. Then, mirror lang natin. Ayan. So, okay na siya dito. Nangyay din natin dito guys. Isa. Ayan po. So, ayan. Isintro lang natin. So, move. So, dito, lagay din tayo dito ng isa guys. CO copy, then dito.
So, tanggalin natin ito guys. Okay na siya. Naglagan na lang natin dito ng isa. CO. Enter. So, ayan. Basic lang naman gagawin natin guys. So, ngayon okay na siya. Next is, tanggalin na natin ito. Dun sa mga door natin na mga hindi na rin natin kailangan. So, TR, trim, enter, enter na ulit para masidukol natin. Then, kiklik natin yung mga tatanggalin natin. So, ito, ito, hindi natin ito kailangan. Ito, hindi na din. Ito, hindi na. Hindi na din. Ito, ito. Ito, at saka ito. So, okay na guys. So, lagyan din na lang natin dito. Align pa sa lapago. Align. Offset pa na natin. Align na lang. So, sorry. So, dito tayo sa basic black color natin. So, 600. So, magpuan lang tayo dito ng 600. So, ito. Punta lang natin. Align. Then, filling na lang natin. Para malinders na. Ayan siya. Next natin is next na gagawin natin guys is maglalagay na tayo ng hatch dahil ang mga wall natin is nasulid siya. So hatch or edge, enter. So solid line gagamitin natin. Then yeah, so ito, ito solid natin siya. Ito, 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 ito. So, okay na guys ang ating floor plan. So, next ang gagawin natin is lalagyan na naman natin siya ng kanyang blocks. So, medyo mahaba ng ating video. So, sa next part lang natin ipapakita. So, thank you guys sa pagtutok, sa panonood. Sana mayroon kayo natutunan. At huwag na niyong kalilimutan i-like at i-subscribe ang channel na ito at i-tap na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ko about sa tutorial. So maraming salamat. God bless and mabuhay. Thank you guys. So next part na po natin ang ating part 1. So thank you ulit.